salita nila, no? Bakit ko nilang sinasabi nila? Parang ibang salita. Hindi ba taga-Galileo ang mga nagsasalitang ito? At paanong naririnig natin ang ating katutubong wika sa lugar ng ating kapanganakan? Mula ako sa Ehipto, naririnig ko silang magsalita sa aking wika. Isa akong Judean. At isa ako, Elamita. Ngunit parehas namin naririnig ang mga wika namin. Lahat ng ito'y kababalaghang gawa ng Diyos. Mga pambihirang bagay na kailangan kong ibahagi sa inyong lahat. Isa siyang mangingisda mula sa Galileo. Alam kong wala siyang pinag-aralan. Pero pakinggan mo kung gaano siya kagaling makipag-usap sa atin. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, marami na silang nainom na alak. Mga taga-Hudea at kayong lahat na panauwin sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay niyo. Alas 9 pa lang ng umaga ngayon. Ang nakikita niyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki makakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. At sa panahong yon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring yon. Ngayon siya ay nakaupo sa pinakamataas sa trono ng langit at naluklok sa kanan ng Ama. At ang ating Ama, tulad ng kanyang pangako, ibinigay sa kanyang Espiritu Santo upang ipagkaloob ito sa atin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Mga kapatid, anong dapat nating gawin? Pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at muling harapin ang Diyos. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin sa lahat ng inyong mga nagawang kasalanan. At ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang biyaya ng Espiritu Santo. Pagkat ang pangako'y sa inyo at sa inyong mga anak at sa sino mang nandun sa malayong lugar at sa bawat tatawagin ng Diyos na siya'y ating Panginoon. Ang galing! Nagkakaintindihan silang lahat kahit magkakaiba ang salita nila. Oo nga. At ngayon, binigyan sila ng Diyos ng biyaya para magkasundo sila at magtulungan kahit pa magkakaiba man ang kanilang mga wika o bansang pinanggalingan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipirapiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas.